AVG Solutions. Don't forget to subscribe. Isang magandang araw mga ka-DIY. Itong next video na isi-share ko ay posibleng maging guide ng mga gustong gumawa ng ganitong power bank setup. Shoutout sa mga ka-DIY natin na patuloy na sumusuporta. Jason Marcos, Flavia Evelyn, Elinoid Martian, Mara Sarika Music. Itong DIY solar power bank na gagawin ko ay nakadepende sa mga available kong parts. At ito ay may specific na paggagamitan maliban sa mobile charging. At ito ang mga parts na gagamitin ko. Una, gagamit ako ng 6 volts na solar panel pero in actual, ito ay nagre-rate hanggang 7.7 volts depende sa init ng araw. DC socket para ma-charge natin yung power bank. Gagamit ako ng 3mm na LED at dropping resistor para sa charging indicator. Gagamit din ako ng 2S na BMS for LiPo 4 nang dahil naubusan ako ng 6.4 volts na 8 amperes. Ngayon gagamitin ko muna itong 7.4 na maximum siya ng 13 amperes. So sa mga nakagamit na ng 6.4 volts na 2S BMS for LiPo 4, kulay green siya. Pero ngayon, for the meantime, gagamitin natin itong kulay blue, 7.4 volts. Gagamit ako ngayon ng dalawang 32650 na LiPo 4 battery. Ito yung magiging storage ng ating gagawing power bank. Pagdating naman ng output stage, magpo-provide tayo ngayon ng switch para maiwasan natin yung self-discharging kapag hindi ginagamit yung power bank. Nag-provide na rin ako ng mini digital voltmeter para ma-monitor natin yung charge ng ating power bank. At itong ganitong klase ng USB step-down module ang gagamitin natin para makapag-produce tayo ng regulated 5 volts na output. Ito, pwede sa mga mobile charging pero yung specific na paggagamitan natin is hindi for mobile. So ngayon, kung ikaw ay nabibitin sa ganitong klase ng module, pwede kang mag-switch sa ibang klaseng module kagaya nito, which is good for mobile charging. Lastly, nag-provide na rin tayo dito ng enclosure or case. Ito yung gagamitin natin na paglalagyan ng lahat ng ating components. Unang step na gagawin ko, i-build natin yung 2S na battery pack gamit ang 32650. Hindi ako ngayon gagamit ng tubbing wire, kaya solder lang tayo. Nag-provide na rin tayo ng mga butas para dun sa mga components natin dito sa casing. Meron na tayong charging indicator. Subukan natin. Ayun o. Umiilaw na siya kapag sinaksak sa solar panel. Pero once na itinaob natin yan, ayun, nawawala yung kanyang charging indicator. Okay. Diretso tayo. Gumamit na din ako dito ng diode. Ito yung supply galing sa solar panel. Dito ako kukuha ng positive line. Itong next naman, ito yung negative line. Galing sa solar panel. Connect natin sa BMS. Power switch.
connect natin yung positive line sa power switch. Install na rin natin yung voltage indicator. Install ko na rin yung dalawang 5 volts out na module. Ipaparallel lang natin itong dalawang module na ito. Yung kanilang ground connected na directly dun sa ground ng BMS. Itong positive line naman, connected ito dun sa switch. At ayan, natapos na natin yung ating actual setup. Ngayon, merong mga cases na patay or natutulog yung BMS. Ang gagawin nyo lang dyan, maglagay lang kayo ng power charging para mabuhay ulit siya. For safety, pwede nyo lagyan ng separator itong area na to. Ganon din dito sa kabila para maiwasan yung short circuit once na gumalaw yung battery in case na nabagsak. At ayan, meron na tayong DIY solar powered power bank. Meron tayo dito ang dalawang input, USB 5 volts lahat ang output niyan, power switch, LED indicator. Sa likod, input para sa solar, ito yung kanyang solar charging indicator. Ito yung ating actual panel. Test charge. Ayan. Umiilaw siya. Subukan natin tong charger natin kung gagana. Kuha tayo ng sample load. Ito yung gagamitin ko. Rated as 5 volts din yan. Ayun, no? O, pwede na. Meron na tayong power bank. DIY solar powered bank. Check natin yung kabilang port. Good. Umiilaw sila parehas. Mag-test tayo ng ibang output. Gamitin natin tong USB light na to. Gawin na nating dalawa. Then, power on. Ayun, no? Pwede na rin tong emergency light. Dalawang 32650 na battery. Yun naka-install natin dito. Ito naman yung actual demo natin. Subukan natin sa phone. Then, charging. Ayun, no? So, ayan. Nag-charge siya ngayon. Okay, good. Ito na ang actual setup ng ating DIY solar power bank. Ito yung gagamitin natin na solar panel. Then, ito yung actual na power bank na ginawa natin. At dito natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming salamat sa pagsubaybay at magandang araw sa ating lahat.